Good day everyone. Our topic today is love on gray design. May nag-request lang sa atin, kaya siningit natin to, no? So, is love on gray design. Meron tayo itong figure, sabi ko rito, loadings. Kung makikita ninyo, itong drawing ko na to, yung guhit. Ito yung slab on grade na design ko. Ito yung mahabang dimension, ito yung shorter dimension. Ha? Ang size ng pagpalagay natin to garahe, 7.5 meters by 4.5 meters yung garahe. I-design natin yung thickness. But initially, nag-assume ako rito na 150 millimeter para makuha lang natin yung weight. So ano ang kahibahan ng slab on grade sa suspended slab? Para doon sa mga walang background sa engineering, yung tinatawag na slab on grade, fully dependent yung flooring or yung concrete slab doon sa lupa, nakapatong siya directly. While yung isa, yung suspended slab, the word itself, talaga nakasuspend siya. Yun yung mga second floor, third floor, and so on. So ito, yung garahe, ang ibibigay ko sa inyo example. Meron tayong makikita natin dito, yung mga bilog na yan, meron tayong one tab for each wheel. Ito yung gulong. Ano? Saan ang galing itong one ton na yan? Normally, ang loadings na nakukuha natin, ginagamit natin, ang reference natin dito ay tinatawag na ASTO, ano, American Association of Highway and Transportation. Yun ang reference. Doon nakuha yung mga yan. So, one ton for each wheel. Kung titignan ninyo yung isang direction, makikita din natin, ito yung cross-section, ito yung axle. So, makikita nyo rito, Q soil base pressure. Ang gagawin natin, i-calculate natin muna initially yung weight ng concrete and then idadagdag natin yung axle load. Makikita natin dito, concrete weight, WC, 7.5 by 4.5, yung nabanggit natin, yung dimension, ano, ng slab, multiply by 0.15. Sabi ko, nag-assume muna tayo ng 0.15, 150 millimeters para makuha lang natin yung dead load, yung weight ng concrete. Ang nagbinigay sa atin is 121 kilonewton. Yung axle load, AX, is equivalent to 4 multiplied by 1,000 times 9.81 divided by 1,000. Paano natin nakuha yan? 4 kasi 4 yung gulong. Multiplied by 9.81 para makuha natin, ma-convert natin into kilonewton, divide natin ang 1,000. So, total AX o total axial load is 39.24. Ang gagawin natin dyan, pagsasamahin lang natin itong dalawa. Ito, WC, dagdag natin sa AX. Makukuha natin yung total load. Kasi, yung susunod na papakita natin, number 2, calculate actual soil pressure. Natural, kung merong load sa ibabaw, nagre-react yung lupa sa ilalim. Pag pinagsama natin yung 121 plus 39.24 will give us 160.24 kilonewton divide by 7.5 by 4.5. Alin yon? Yung dimension ng slab. Bibigyan tayo ng soil pressure. Actual soil pressure of 4.75 kilopascal. Ito ang kailangan natin dahil gusto nating makuha yung punching shear. Ang designing ng slab on grade. Para doon sa nagtatalong, ano po? Basically, ito ginagamit ko. Kailangan natin muna makuha actual soil pressure base rin sa load na pinakita natin dito. Dahil yun yung gagamitin natin, yung concentrated load or yung point load for each wheel. Yung shearing or yung punching shear, bubutasin niya yung, ang tendency niya is butasin niya yung slab para ma-design natin yung thickness. Or ma-prove natin kung yung bang resistance niya sa shearing para hindi mabutas is enough. So, number 3, tributary area for each wheel. Ano? TA is equivalent to 7.5 by 4.5, ganun nila, ano yung dimension, divide by 4 dahil 4 yung gulong. Nagko-concentrate tayo, isa lang i-investigate natin dahil typical naman lahat. Binigay sa atin is 8.43 square meters tributary area, sabi ko rito, for each wheel. So, actual point load, eto na, 4.75, saan ang galing? Dito sa Q soil o yung soil pressure na na-compute natin kanina. Ito yung 160.24, dinivide natin ang dimension. Ito yung actual soil pressure, 4.75, multiply natin sa tributary area, which is 8.43, will give us a concentrated load P of 40 kilonewton for each wheel. Ngayon, ang scenario, sabi ko, shear area. Kailangan natin makuha yung shear area, yung sinasabi natin na bubutasin niya. I-zoom in ko
Yung drawing ko kanina, ito yung thickness to slab, 150. Nakita niyo no? Ang palagi nating ginagamit dyan, mula rin sa width ng gulong. Let's say, ang width ng gulong is 200 millimeters. Pag nag-project ka ng 60 degrees mula rin sa edge ng gulong, makukuha mo ang 375 millimeter dun sa base using 150 millimeter. Madali na naman to, no? Gamitan lang niya ng Pythagorean theorem, makukuha niyo yung base na 375. Hindi ko na pinakita, very basic, ano ba? Yung 4.75, yung pinakita natin kanina, ito yung soil pressure sa ilalim. Pag minultiply natin ang 375, yung punching shear, ito yung punching shear, no? Pinroject natin, 375 by 375, sabi ko rito, punching area. Meron tayong makukuhang P ultimate. Yung concentrated force na may tendency niyang butasin nyo, i-cut niya, butasin niya yung slab. So, PA or punching area is equivalent to 375 multiplied by 4 dahil 4 na side multiplied by 150. Yung thickness. Kasi kinukuha natin yung shearing area, yung portion na bubutasin niya. Number 5, shear actual. Shear actual BA is equivalent to 40 multiplied by 1,000. Ano yung 40 ito? Multiply by 1,000 para maging Newton and divided by 225,000 millimeter to square para makuha natin yung shear actual. That gives us 0.177 MPa, megapascal. Number 6, shear allowable. Ito, nasa code ito, no? Shear allowable is of concrete is equivalent to 0.33 square root of F prime C. Kung ang gagamitin nating strength ng concrete is 21 MPa. Sa convert natin sa imperial, that is 3000 PSI. Ano po? Slab on grade siya, ginamit ko 21. Substitute natin dito yung 21 MPa. Makukuha natin is 1.51 MPa. Yun yung allowable. Kung kukunin natin yung resistance niya, base rito, sa 1.51. Pag sinubstitute natin itong value na allowable na 1.51 dito at yung 225, yung shearing area, makukuha natin yung peer resistance. PR is equivalent to 339 kilonewton. Nakita ninyo kung gaano kalaki, kung gaano kalakas. Iko-compare natin dito sa P ultimate. Ito yung actual, yung requirement. 339 versus 40 kilonewton. Very safe, ano po? Yung thickness na 150 mm. Napakalakas. Kaya sabi natin dito, P resistance is greater than P ultimate. P resistance greater than P ultimate. Therefore, yung design natin na 150 na thickness ng slab is good. Pwede ninyong laruin yan. Dahil sobrang kapal, pwede ninyong gawing 100 mm lang ito. Ang makukuha natin dito, pagka ito ginawa natin na 100 mm, is 150 mm square. Try nga natin. Palitan natin, ano? 150. Kagamitin ko rito, 100 millimeters. Nipisan natin ng konti. Para makatipid tayo ng konti, ano? 100 millimeters. Ang lalabas dito is 150,000 millimeter square. Ano po? Palit natin dito, sa dito sa actual. 150,000 ang makukuha natin na shear actual is 0.26. Yan yung shear actual. Mas lumaki siya kasi ninipisan natin. I-apply natin dito, gagamitin natin yung itong 0.26, compare natin dito sa 151. Mas malaki pa rin yung allowable. Nakita nyo, no? 1.51 MPa yung allowable shear. Pag pinalitan natin aha, ng 15 ng 100 millimeter, yung thickness ng slab ang bibigay sa atin is 0.26 megapascal naman yung shear allowable. Mas malaki pa rin ito. Di walang problema. Ano po? So, ang gagawin natin, safe yung design natin using 100. Even we use 100 millimeter thick. Lagyan natin ng dowels. Ano? Kunyari, ito yung slab natin. Kumuha muna tayo ng 1,000 millimeter. Ano? I-design natin yung bakal. Kunin natin yung dowels, lalagay natin dito, ilang bakal ang ilalagay natin. AS,
Ito palagi, ano? Is equivalent to 0.0018 area gross. Yung thickness, 100 multiply by 1,000. AS, ito yung bakal na kailangan natin. 180 millimeter square. Kung gagamit tayo ng bakal na diameter 10, ang area ng bawat diameter 10 is 78 millimeter square. Gusto natin makita kung ilang number of pieces, n is equivalent to 180 divided by 78. So 180 divided by 78 is equals to 2.3. Ano ba? 2.3. Let's say 3 pieces. Kung gusto nating makuha 3 pieces, kung gusto nating makuha yung spacing nito ng bakal, so S spacing is equivalent to 1,000 divided by 3. 1,000 divided by 3 is 333. So ang spacing nito is 333. Let's say round off na natin sa 350 millimeter on center, ano? On center both ways. Using 100 millimeter thick slab with 350 millimeter rebars, 10 mm diameter on center. Diba? Both ways. So, yung po, sana nagustuhan niyo yung topic natin, ano? Designing of slab on grade using yung wheel load na nanggaling doon sa ASTO na ginamit natin. Thank you for watching. Salamat po. God bless.